Welcome to accounting.com. Ngayon, ang pag-uusapan natin is about the general principles of taxation. So, in this video, ay uumpisahan natin ang ating series about taxation. So, meron na naman tayong panibagong aabangan dito sa aming YouTube channel. So, before natin simulan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel and paki-like na rin ang aming mga videos. Unahin natin ang discussion natin about the inherent powers of the state. Pag sinabing inherent powers, ito yung mga powers ng ating government na hindi na kailangang i-grant ng ating constitution. Okay ba? So, ibig sabihin, whether i-provide yan ng constitution or hindi, nandyan na yan. Pwedeng-pwede na yan na i-execute ng ating government. Una dyan is about the power of eminent domain. So, pag sinabing power of eminent domain, it is the power to take private property for public use upon paying to the owner a just compensation. So, sabi niya dyan, pwede daw i-take ng government ang private property ng isang individual kung yun ay gagamitin sa public use. Siyempre, kung hindi siya for public use, hindi niya pwedeng kunin yung property ng individual na yun. And dapat din na may compensation. Sabi nila dito, just compensation. So, kailangan bayaran ng government yung property na kukunin niya sa isang individual. And pag sinabing power of eminent domain, ba? Kung i-differentiate natin siya sa normal acquisition ng isang property, pag sinabing power of eminent domain, ay hindi kailangan ng consent ng individual. Ibig sabihin, kahit na hindi pumayag ang isang individual, wala siyang magagawa. Kasi nga, yan ay power of the state to take. Okay ba? Hindi kailangan ng agreement between the two parties. So kung gusto ng government, walang magagawa ang isang individual. Next is about the police power. So pag sinabing police power, it is the power to enact laws in relation to persons and property to promote public health, safety, morals, and general welfare. So yun, pag sinabing police power, yun, yan yung in-execute or power ng government, di ba, to give us a civilized society. And lastly, the power of taxation. Pag sinabing power of taxation, yun nga, pwede tayong i-require lahat ng mamamayan, lahat ng citizen ay pwedeng i-require ng state na magbayad ng power, na magbayad ng tax na kung saan yung pondo na yon is gagamitin for public purposes. So yun, pag sinabing power of taxation, nire-require tayo or kaya tayong i-require ng state na magbayad ng tax na gagamitin para rin sa benefit ng public. So before natin pag-usapan ng in details yung general principle ng taxation, i-differentiate muna natin itong tatlong ito. So ano ba yung pagkakaiba ng different ng three inherent powers ng state? Una is about the authority. Sino ang pwedeng mag-exercise ng mga powers na to? Pag sinabing power of eminent domain, pwede yang i-exercise ng government and pwede rin siyang i-exercise ng public service companies or public utility companies as long as binigyan sila or ginran ng state yung power na yon. Okay ba? So ibig sabihin, kung hindi ginrant ng state yung power na yon, hindi nila pwedeng i-exercise ang eminent domain. Next is the police power. So sino ang nag-e-exercise ng police power? Ganun din sa taxation, so magkapares sila pagdating dito, si government lang or its political subdivision ang pwedeng mag-exercise ng police power and power of taxation. Hindi siya pwedeng i-exercise ng mga private entities or hindi rin sila pwedeng i-grant sa mga private entities
kahit na public service company pa yan or public utility company. Si government lang ang pwede. Next is about purpose. So, bakit nga ba? Para saan? Yung different powers na yan. Para saan yung mga yan? So, pag sinabing power of the eminent domain, nasabi na natin kanina, gagamitin sa public use yung property na kinuha sa isang individual. So, pag sinabing public use, either gagawin niya na road or establishment na pwedeng na available sa public tulad ng mga public markets or public hospitals and many others. Okay ba? As long as ang definition niya ay pasok sa definition ng public use. Pag sinabi naman na police power, yun, ang purpose niyan is to promote general welfare. Yun nga, para magkaroon ng public health, safety, morals ang isang society. Para magkaroon ng civilized society ang isang bansa. And lastly, ang purpose ng power of taxation is for the support of the government. Okay ba? Paano magagawa ng government yung kanyang functions kung wala naman siyang pera? So yun yung power of taxation. Ang power niya, ang purpose niya is to accumulate funds to raise revenue na gagamitin ng government sa kanyang plans and projects para sa development ng country. Next is about the amount of imposition. So, magkano ang pwedeng singilin ng different powers na yan sa mga individuals? Una, si power of eminent domain, wala siyang sinisingil. Hindi niya kinukuha yung private property ng individual nang walang bayad. Okay ba? So, binabayaran ng government yung property na kinukuha niya sa isang individual. So, walang amount na ini-impose. Pagdating naman kay police power, merong amount na pwedeng singilin ang government para ma-exercise ang police power, pero ang amount is limited to the cost of the license or the necessary expenses. Hindi pwedeng lumagpas sa nagastos ng government yung sisingilin niya with regards to the police power. Okay ba? Ibig sabihin, kapag lumagpas sa police, sa cost, yung sinisingil ng government, is hindi na yon solely exercise of police power. Baka, in combination na siya ng police power and power of taxation. So, pwedeng mangyari yun. Okay ba? Pero kung police power lang yung in-exercise ng government, hindi pwedeng lumagpas sa cost or sa mga nagastos ng government yung sisingilin niya sa mga individuals. And about sa power naman ng taxation, magkano ang pwedeng singilin ng government? Generally, no limit. Generally, unlimited. Kahit magkano pwedeng singilin ng government. Pero syempre, may mga limitations yan. So pag-uusapan natin yun mamaya. What about the scope? Ano-ano ang sakop sa different powers of government na yan? So yun. Ang power of eminent domain is applicable only to property. Okay ba? Hindi yan applicable to persons or sa rights. Hindi pwedeng kunin ng government ang isang tao or ang isang right. Okay ba? Pwede lang nilang kunin ang isang property as long as gagamitin yon sa public use. Pag sinabi naman na police power, yon applicable yon sa mga persons, properties, rights, privileges, and liberties. Ibig sabihin, pwedeng i-subject to police power yung properties, ang isang tao, yung mga karapatan niya, and yung mga privileges niya. Kasama na rin yung mga freedom niya, yung liberties niya, yung freedom niya. Ibig sabihin, ang police power, pwede niyang i-restrict ang freedom ng mga individual. Lalo na kung yung gusto nilang gawin is harmful, or illegal, or immoral, na nakakasira sa ating society.
Diba? Masyadong magulo ang lipunan kung saan lahat ng tao ay pwede nilang gawin yung mga gusto nilang gawin. And lastly, power of taxation. So halos ganun din sa police power pero hindi niya naapektuhan ang liberty ng isang nation. So applicable yan. Pwede niyang singilin ang person. So pwede siyang maningil ng tax sa isang tao, sa property ng isang tao, sa rights na ginagawa ng tao, and privileges na ginagawa ng isang tao. So yan yung scope ng different powers of the state. Next, ano ang mga benefits na nare-receive coming from these powers ng ating government? Una is about the power of eminent domain. Yung individual na kinuhanan ng property ng government ay makakatanggap siya ng market value na equivalent, ng makakatanggap siya ng pera na equivalent sa market value ng property na kinuha sa kanya. Yun yung tinutukoy ng just compensation. Kung magkano yung market value ng property, yun yung ibibigay. And yun yung babayaran sa isang individual. Next, paano naman ang police power? So ano ang benefit na natatanggap ng mga mamamayan ng Pilipinas? So nandyan ang healthy economic standard of society. So dahil sa police power na yan, yun nga, nagkakaroon ng public health, yung morals, and safety ng ating society. Nagkakaroon ng civilized society dahil sa police power na yan. And lastly, about the power of taxation, ano ang benefit niya? So sa power of taxation, meron siyang general. Nagbibigay siya ng general benefit of protection to the public. Nagiging safe ang isang mamamayan dahil nagbayad siya ng tax sa government. Dahil ang reason nun, dahil nagkaroon ng pondo ang government para ma-enforce niya, masagawa niya, ma-implement niya yung mga plano niya. Next, effect. So ano nga ba ang nagiging effect, epekto ng mga powers niyan? Pagdating sa properties. Okay ba? Una is the power of eminent domain. Yung property dati ni individual ay magiging property na siya ng government, ng state. Okay ba? Pero syempre, yung property na yon is for public use. Pangalawa, sa police power. Walang kinukuhang property ang government kapag ine-exercise niya ang police power. Pero, pwede niyang i-restrain, pwede niyang ipahinto ang paggamit ng property kung yun ay injurious, nakakasira, harmful sa isang society. Pagdating naman sa power of taxation, ano ang effect ng pagkolekta ng tax ng isang government? So yung pera na kinokolekta ng isang government ay nagiging part ng public funds. And yung public funds na yan, yan yung pinagkukuhanan ng pondo ng gobyerno para sa kanyang mga governmental functions. And lastly, before matapos yung ating bago matapos ang ating comparison ng three different powers or three different inherent powers of the state, yun. Is relationship to the Constitution. Okay ba? So, pag sinabi kasing Constitution, yun yung mga pinrubide na powers ng government. Okay ba? So, yung Constitution, siya ang nagpuprovide ng powers sa government. Una is the power of eminent domain. Generally, ang power of eminent domain ay superior. Yan, sulat natin dito. Siya ay superior sa Constitution. Ibig sabihin, pwede niyang i-defeat ang constitutional right ng isang tao. Okay ba? Kasi nga, bakit pwede niyang i-defeat ang constitutional right ng isang tao? Kasi mas importante ang
needs ng state kesa needs ng isang individual. Okay ba? So, generally superior siya. Pwede niyang i-defeat ang constitution. Pero, subject pa rin siya sa ilang limitations tulad ng non-impairment clause. So, pag sinabing non-impairment clause, yan ay tumutukoy sa impairment of obligations of contracts. Ang sinasabi niyan, hindi pwedeng tawag doon, i-void ng isang ng government ang transfer ng property, ang contract ng pag-transfer ng property from one person to another. Okay ba? So, yun yung tinutukoy niya doon. Hindi niya pwedeng i-cancel ang private contract, ang isang valid contract between two individuals. Next is about the police power. So, si police power, siya ay superior din pagdating sa ating constitution. Pwede niya ring i-defeat ang constitutional rights ng mga persons. And ganun din sa non-impairment clause. Pwede niyang i-void ang effect ng isang contract kung yun ay harmful sa ating society. Lastly is the power of taxation. Pag sinabing power of taxation, yan ay inferior to the constitution. Hindi niya pwedeng i-defeat ang constitutional rights ng individual persons. Hindi niya rin pwedeng, yun nga, inferior din siya sa non-impairment clause. Hindi niya pwedeng negate or yun, i-void yung effect ng isang valid contract. Okay ba? So, yun yung three inherent powers of the state. Ngayon ay pupuntahan na natin ang power of taxation. Okay ba? So, ano nga ba ang ibig sabihin ng taxation? So, pag sinabing taxation, it is the inherent power. Sabi nga natin kanina, inherent power siya. Of sovereign to exercise. Exercise through legislature to impose the burdens upon subjects and objects within its jurisdiction for the purpose of raising revenues to carry out the legitimate objectives of the government. So sabi nga natin kanina, ang purpose ng taxation is para magkaroon ng pondo ang government. Hindi mabubuhay ang isang government nang wala siyang pondo na gagamitin para magawa yung kanyang mga functions. And sabi natin dito, ang power of taxation ang strongest power of the government. Bakit siya sinabing strongest power of the government? Ibig sabihin, among the three inherent powers, ito ang pinaka-superior. Una, pag sinabing taxation, it has the power to create and preserve. Kaya niyang i-keep alive ang isang bagay. Kasi nga, kaya niyang suportahan ang government. Ang government, kaya niyang suportahan ang public through its projects. Okay ba? At hindi lang yun. Kung meron niyang power to create and to preserve, meron din siyang power to destroy. Sabi ng Supreme Court, okay ba? Ang taxation ay merong power to destroy. Kasi nga, sabi natin kanina, unlimited, di ba? Generally, no limit ang pwedeng singilin ng taxation sa mga tao. So, pwede niyang masira ang buong property. Pwede niyang masira ang isang business, ang isang tao. Pwede niyang kunin ang kanyang lahat ng ari-arian. So, yun yung tinutukoy ng taxation, di ba? Pwedeng mamatay ang isang individual kung kinuha ng government lahat ng ari-arian ng isang individual. So, ang sabi dito ng Supreme Court, kailangan i-exercise ng government ng maayos ang kanilang responsibility. Kasi kung sobra-sobra yung sinisingil nila na tax, baka 'yon,
mamatay or ma-destroy yung kanilang mga nasasakupan. So kailangan maging responsible ang government sa pag-exercise ng power of taxation. Kasi pwede yang maka-create, okay ba? Pwede niyang matulungang mabuhay ang kanyang mga subjects, pwede rin niyang mapatay ang kanyang mga subjects. So ano nga ba ang purpose of taxation? Sinabi na natin kanina na ito ay to support the government. So pero pag sinabing to support the government, okay ba? Meron niyang dalawa. Una, primary. So ano ang primary purpose ng government? It is to provide funds. Okay ba? Para magkaroon ng pondo ang government to promote general welfare and protection of its citizens and to enable to finance its multifarious activities. So yan yung primary purpose ng taxation. Para magkaroon ng pondo ang government, para ma-exercise niya, magkaroon siya ng resources para magawa niya yung functions niya. So, pero hindi lang yun. Meron pang other purpose ang ating taxation. Eh. Pero pag sinabing primary, yun nga, to raise funds. At yan ay tinatawag din na fiscal purpose of the taxation. Pangalawa is yung tinatawag na secondary. Okay ba? Ito yung mga purpose ng taxation na hindi tungkol sa pag-raise ng fund. So ano yung mga yon? A, ang purpose ng taxation is to protect local industries or local industries through imposition of custom duties. So pag sinabing customs duties, yan yung mga tax na ini-impose sa exportation and importation of goods. Para masuportahan ang mga local businesses sa Pilipinas, nagpapatong siya ng tax every time na nag-export or nag-import yung mga foreign entities. Okay ba? So, way yun ng protection ng government ng local industries and local businesses sa Pilipinas. Pangalawa is to reduce the inequalities in wealth and income by adopting progressively higher tax rate. Magiging mas pantay-pantay ang pamumuhay ng mga tao kung mas malaki ang tax na binabayaran ng mga mayayaman. Okay ba? So yun yung pangalawang purpose ng ating taxation. Para ma-reduce ang inequality. Para mas maging pantay-pantay ang mga tao, ang mga mamamayan ng Pilipinas. Pangatlo, is to prevent inflation or ward off depression by increasing or decreasing the taxes respectively. So para maiwasan daw ang inflation, isang way doon ay ang pagtataas ng tax rates. Okay ba? Dahil kapag tumaas yung tax rates, tataas din yung pondo ng government na pwede niyang gamitin para ma-prevent ang inflation. So ganun din sa depression. So pwede niyang pababaan ang tax rate para ma-ward off ang depression. And lastly, is to promote and protect some enterprise or industry by giving tax exemptions and tax incentives. So yung mga industry ay pwede siyang matulungan ng government. Yung mga ibang industry pwedeng matulungan ng government through tax exemptions and tax incentives. Example niyan is yung mga educational institution. So may mga educational institution na exempted sila sa tax. So yun, napoprotektahan sila ng government. So ito yung secondary purposes ng taxation. And tinatawag din siya as regulatory or sumptuary. Kasi nga, ang purpose niya is to regulate. Okay ba? Or to limit. Okay ba? So, yun. Yun yung secondary purpose ng taxation. Next, ano ang scope ng taxation? Okay ba? Ano-ano ang sakop
ng taxation. Subject to limitations, ibig sabihin kung wala sana ng mga inherent and constitutional limitations, ang power of taxation is unlimited, comprehensive, plenary, and supreme. So this is another reason kung bakit tinawag ang power of taxation as the strongest power of the government. Kasi kung wala sana ng inherent and constitutional limitations, pwede niyang singilin kahit magkano, kahit na sino. Okay ba? So yun. Pero dahil nga may ano, pero dahil nga subject to limitations, nababawasan yung power of taxation. So yun, pag sinabing scope, sino ang mga or ano-ano ang mga subjects ng taxation. So ito yung mga tinatax. So pwedeng i-tax ang mga tao, persons, yung kanilang mga ari-arian, ang mga negosyo, transactions, rights, privileges, and yon, and privileges. Okay ba? So yun yung scope of taxation. Ibig sabihin, yan yung mga subject of taxation. Sila yung mga pwedeng i-tax ng government. Ngayon, ang pag-uusapan natin is theory and basis. Bakit ba kailangan ng taxation? Ano ang rason kung bakit may taxation? And bakit? Bakit magbayad o bakit kailangan magbayad ng tao ng tax? So una is about the theory of taxation. So pag sinabing theory of taxation, yan ay tumutukoy sa lifeblood theory. So pag sinabing lifeblood theory, yan yung theory na nagsasabi na ang existence of government is a necessity. Okay ba? Kailangan ang gobyerno sa isang bansa. Kung hindi, magiging magulo ang isang bansa. At ang isang government, para mag-exist siya, kailangan niya ng pondo. So ibig sabihin, kailangan ng government ng tax. Okay ba? The government cannot continue without means to pay its expenses. So ibig sabihin, kung walang tax, hindi rin mag-exist ang government. Kasi nga, yung mga pondo na yon, yung ginagamit niya para magawa ang kanyang mga governmental functions. And pangatlo, it has the right to compel its citizens and property within its limits to contribute. So yan yung sinasabi ng lifeblood theory. Dahil importante ang government, kailangan may pera siya, so pwede siyang mag-require na magbayad ang mga citizens ng tax sa kanya na gagamitin na pondo. Next is the benefit received principle. Kung ang lifeblood theory ang theory of taxation, benefit received principle naman ang basis of taxation. Bakit kailangan magbayad ng tax ng mga tao? Okay ba? Dahil diyan sa reciprocal duties, okay ba? Of protection and support between the state and its inhabitant. Dahil pinroprotektahan tayo ng government, yung mga tao, kailangan niyang isupport ang government. So, yun yung ibig sabihin ng benefit received principle. Okay ba? Dahil pinoprotektahan tayo ng government, kailangan din nating isupport ang government. So, yan yung theories and basis of taxation. So, pag sinabing lifeblood theory, tinatawag din siya na necessity theory. Kasi nga, necessity ang government, necessity ang tax. Ang benefit received principle naman ay tinatawag din na symbiotic relationship. Next, ano ba yung mga principles of sound tax system? Paano magiging maganda ang isang tax system? So una is about fiscal adequacy. Kailangan sufficient ang source ng revenue ng government. Okay ba? Kung mas mataas yung expense ng government kaysa sa nakolekta niya, so eventually, mamamatay lang din yung government kasi mauubusan siya ng pondo. So dapat, sapat
yung pondo na nakokolekta ng government para makover ang mga expense na ginagastos niya. So yun yung tinatawag na fiscal adequacy. Dapat ay sufficient yung kanyang revenue. Pangalawa is about equality or theoretical justice. Na ang sinasabi niya, ang tax burden, yung tax na babayaran ng isang per individual must be proportionate to its ability to pay. Okay ba? Ibig sabihin ba lahat ng tao partay-pantay yung kanilang tax na babayaran? Hindi. Di ba? Yung mga mas mayaman, kailangan mas malaki yung tax na binabayaran nila. Paano mo ba sisingilin yung mga tao mahihirap na? Eh kung pangkain nga nila, wala pa. Di ba? So yun yung sinasabi ng equality or theoretical justice. And minsan tinatawag din siyang ability to pray or ability to pay principle. And lastly is about administrative feasibility. Kailangan yung way ng collection ng tax must be convenient, just, and effective. Okay ba? So, kapag maniningil ka ng tax, pero mas mataas pa yung cost na nagagastos mo kaysa sa yung tax na makukolekta mo, walang administrative feasibility nun. Okay ba? Or kung masyadong late yung pagbabayad ng tax, walang administrative feasibility nun. Or kung magbabayad lang ng tax ang mga tao, kung gusto nila or kung kailan nila gusto, is walang administrative feasibility. So ibig sabihin, kailangan malinaw yung law, yung tax law pagdating sa yon administration ng tax natin. Kung kailan ba dapat bayaran ng tax, kung paano ba dapat bayaran yung tax, and kung magkano yung babayaran na tax. Next is about the nature of taxation. So, ano nga ba yung nature of taxation? Yung kanina is yung qualities, di ba? Sabi natin, principles of sound tax system. Ito naman is ano ang nature ng taxation. Okay ba? So, pag sinabing taxation, so paulit-ulit na nating napag-uusapan, it is inherent in sovereignty. Ang isang state, meron na siyang power to tax kahit na hindi i-grant ng constitution. And sabi pa nito, pag sinabing inherent in sovereignty, it may be exercised. Yun nga, although it is not expressly granted by the constitution. So yun yung nature of taxation. Pangalawa, it is legislative in character. Ang legislature lang ang pwedeng mag-impose ng taxes. Kasi ang legislature, siya ang lawmaking body ng ating government, so siya rin ang pwede gumawa ng law pagdating sa taxes. Siya lang, hindi niya pwedeng i-delegate sa judicial or sa executive. Si legislature lang ang pwedeng mag-exercise ng power of taxation. Pero may mga exception, mamaya pag-uusapan natin yung mga yon. Lastly is yon. Pag sinabing nature of taxation, yan is subject to constitutional and inherent limitations. Sabi natin, kung wala sana ng constitutional or inherent limitations, ang taxation is unlimited, plenary, supreme. Diba? Pero dahil may constitutional and inherent limitations, ibig sabihin, hindi absolute ang power ng taxation na pwedeng i-exercise ng legislature sa kung paano nyo man gusto. Okay ba? So yun, may limit ang power ng legislature pagdating sa taxation. So pag-usapan natin yung binabanggit natin na limitations on power of taxation. Ano yung mga hindi pwedeng gawin pagdating sa taxation? So una, meron tayong tinatawag na constitutional limitations. Ito yung mga sinabi ng constitution
na hindi pwedeng gawin ng taxation. And pangalawa is the inherent limitations. Although hindi siya binanggit ng constitution, di ba? Hindi siya, ito yung mga nagre-restrict sa power ng taxation, kahit na hindi nabanggit sa constitution, kasi nga, baka maging unjust, di ba? Hindi na fair ang taxation. Unahin natin ang constitutional limitations. Maraming constitutional limitations ang taxation. So, pag-uusapan natin ang karamihan sa mga yon. Una, ang paggawa ng law, hindi lang taxation, ha? Kasi pagdating sa taxation, kailangan may law. Okay ba? So, ang paggawa ng law ay dumadaan sa due process. Hindi pwedeng singil ka lang ng singil ng tax kahit na wala namang batas. Sabi natin, ang power of taxation ay inherent. Okay ba? So, hindi na kailangang i-provide ng constitution. Pwede siyang maningil. Pero ang tanong is magkano and papaano. Diba? Yung magkano and papaano na yon and kung sino, kailangan ay maisabatas. Okay ba? So, yon. Kailangan ng valid law pagdating sa collection ng tax and imposition ng tax. Pangalawa, ay dapat merong equal protection of laws. Okay ba? So, ano ang sinasabi niyan? No person shall be deprived of the same protection of laws. Ibig sabihin, yung mga persons of the same classes, okay ba? And the same circumstances, dapat pare-parehas yung tax na sinisingil sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun na yung mga iba't ibang tao is pare-parehas yung sisingilin. Sabi natin, yung person of the same classes and the same circumstances. So, hindi pwedeng magreklamo yung mga tao na may kumikita ng 1 million a month na, uy, ba't masyadong malaki yung tax na binabayaran ko? Siya, di ba? Yung kaibigan ko, di ba? Mas maliit yung binabayaran niya. So, unang-una, magkaiba sila ng class. Kasi nga, yung unang tao is 1 million yung kanyang sinasahod. And kung iba or kung malayong mas maliit yung binabayaran ng kaibigan niya, so hindi yon violation ng equal protection of laws. So dito, applicable din yung tinatawag natin na ability to pay principle. Okay ba? Sa equal protection of law, applicable din dyan yung ability to pay principle. Next is the rule of uniformity and equity in taxation. Okay ba? So, pag sinabing rule of uniformity and equity in taxation, sinasabi niya dito, the Congress shall evolve a progressive system of taxation. Kung sabi natin, applicable din ang ability to pay principle sa equal protection of laws, dito naman sa rule of uniformity, yun talaga. Okay ba? Yung rule of uniformity, yun talaga. Yung ability to pay principle. Dapat mas mataas yung binabayaran na mga mas kaya nila. Okay ba? Dahil nga mas marami silang pera, kailangan mas mataas yung ibigay nila na tax sa government. Next, prohibition against imprisonment of for non-payment of poll tax. So, hindi ka pwedeng makulong kapag hindi ka nagbayad ng poll tax. So, pag sinabing poll tax, it is a tax on person na dinidisregard niya ang ability to pay ng person na yan. Okay ba? So, dahil nga dinidisregard niya yung kanyang yung ability to pay ng isang individual, hindi ka pwedeng makulong kung hindi ka nagbayad ng poll tax. Pero yung mga other taxes, kung hindi ka nagbayad, pwede kang makulong. Panglima is the non-impairment of obligations of contracts. Sabi nga natin kanina, nung kino-compare natin yung three inherent powers of the state, ang tax ay inferior sa non-impairment clause. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng i-void or
inegate ang effect ng isang obligation sa isang kontrata. Pero yan ay tumutukoy lang sa kontrata between the government and the taxpayer. Okay ba? Yan ay tumutukoy lang sa kontrata ng government and taxpayer. Kung saan yung kontrata is bilateral. Hindi pwedeng gratuitous or unilateral. Example is paano kapag pumasok ang isang government sa kontrata sa isang business, sabi niya, uy, business, mag-conduct ka ng operations dito sa Pilipinas, sabi niya sa business. I-exempt kita sa tax. So, yun yung kontrata. Dahil mag-operate ang business na yon sa Pilipinas, so malamang may benefit ang government and yung buong Pilipinas. Ay may exempt din, dahil nga may benefit yung government, ay i-exempt din siya sa tax. Okay ba? So kapag may mga ganung case, hindi pwedeng magpasa ng another law para i-subject to tax yung corp or yung business na yon. Kasi nga, based sa kanilang bilateral contracts, di ba? Yun. Based sa kanilang bilateral contracts, parehas silang may benefit, ay hindi pwedeng ma-impair yung contract na yun. Hindi tulad ng mga gratuitous or unilateral contracts. Example is, nag-provide ng tax exemption ang isang government sa business. Kaso wala namang pinrovide yung business na yun sa government. So gratuitous yung contract na yun. Anytime, pwedeng i-cancel ng government yung tax exemption ng business na yon. Next is the prohibition against infringement of religious freedom. So ang sabi ng Constitution, no laws, okay ba, shall be made respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-prohibit ng tax kasi nga sabi natin, merong power to destroy ang tax. Tama ba? Kung meron siyang power to destroy ang tax, hindi niya pwedeng i-exercise yon sa mga religion, sa different religions. And syempre, sabi niya rin dito, no law shall be made respecting the establishment of religion. Hindi niya pwedeng suportahan hindi niya pwedeng i-promote ang isang religion. Kasi sa Pilipinas, syempre, meron tayong different religions. So, hindi tayo pwedeng maging bias. Diba? Sa selected few religions lang. So, kailangan, yun, nakahiwalay ang religion sa ating government. Next, prohibition against appropriation for religious purposes. So, sabi niya dyan, no public money or property shall be appropriated, applied, played or paid or employed directly or indirectly for the use, benefit or support of any sect, church, denomination, sectarian institution or system of religion or of any priest, preacher, minister or dignitary as such except when such priest, preacher, minister or other dignitary is assigned to the armed forces or to any penal institution or government orphanage or leprosarium. So, masyadong mahaba yung sabi ng Constitution. Isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi ka pwedeng magbigay ng pera sa kahit anong religion. Okay ba? Kasi nga, yun, magiging unfair naman kung nagbigay ka ng pera sa selected few religion. So, para maging fair, huwag na lang natin silang pakialaman. Huwag ka ring magbigay ng pera sa kanila. Except, yun nga, kung yung pari na yon or yung preacher na yon or kung sino man na related sa isang religion ay assigned sa armed forces. Okay ba? So, yun. Nagpo-provide sila ng mga preaching. Okay ba? So, nagpi-preach sila or meron silang religious teachings sa armed forces, sa penal institution, sa mga presinto, or sa mga orphanage.
So, doon lang pwedeng magbigay ng pera para sa mga pari na yon. Pero sa mga respective religions nila, hindi pa rin. Okay ba? Kumbaga, compensation lang ng mga pari, preacher, or minister yung perang pwedeng ibigay sa kanila. Depende sa kung saan sila na-assign in relation to the government. Next. Letter H. Exemption of religious, charitable, and educational institutions. So, merong tax exemption yung mga religious, charitable, and educational entities. So, sabi niya dito, sabi ng Constitution, charitable institutions, churches, and parsonages, or convents appurtenant thereto, mosques, non-profit cemeteries, and all lands, buildings, and improvements actually, directly, and exclusively used for religious, charitable, or educational purposes shall be exempt from taxation. So, kapag inintindi natin itong sinabi ng Constitution, okay ba? Yung mga establishments, okay ba? Non-profit cemeteries, di ba mga lupa lang yung meron dyan sa non-profit cemeteries. Lands, buildings, and improvements ay hindi or ay exempt from taxation. So, ang tinutukoy nyo lang dyan is real property tax. Yung tax sa land and building lang. So, doon lang sila exempted. Hindi sila exempted sa other taxes. Sa real property tax lang sila exempted. Okay ba? As long as ginagamit for religious, charitable, or educational purposes yung mga yon. Okay ba? So, pag mapapansin nyo, itong mga to, charitable institution, itong churches, parsonages, convents, mosques, mga pare-parehas din na home for worshiping. Di ba? Yung mga yon. So, halos pare-parehas lang yan. So, tandaan nyo lang yung mga home for worshiping na yan. And charitable institutions and non-profit cemeteries, yung lands, buildings, and improvements nila, yun lang yung exempt from taxation. Real property tax lang. Okay ba? Next. Exemptions of non-stock, non-profit, educational institutions. So sabi niya dito, all revenues and assets of non-stock, non-profit, educational institutions used actually, directly, and exclusively for educational purposes shall be exempt from taxes and duties. So, hindi tulad nitong letter H natin na Constitution na applicable lang sa real property, itong exemption natin dito is applicable sa revenues and assets. So, applicable din siya sa income taxes and other taxes. Okay ba? Pati na sa customs duties. So, pag sinabing duties, ano na ulit ang ibig sabihin nun? Yun ay mga taxes on importations and exportations of goods. So, ang sabi dito, yun nga, non-stock, non-profit. Ibig sabihin, pag non-stock, non-profit lang, sila magiging exempt sa revenue and asset taxes. Okay ba? Sa non-stock, non-profit, educational institutions lang. Okay ba? Ibig sabihin, kapag for-profit ang isang educational institution, hindi siya exempt sa taxes. Okay ba? So, pangalawa, pag sinabing exclusively, actually, ganun din dito sa letter H. Pag sinabing exclusively, ang tinutukoy niya is primarily. Okay ba? Kung ginagamit yung kanyang mga revenues and assets about educational purposes, doon lang siya magiging exempt sa tax. Ibig sabihin, kung meron siyang example, building, pero hindi niya naman ginagamit sa educational purposes, pinaparentahan niya, okay ba? Or, yun, nag-generate ng profit or ginagamit niya sa other purposes, yung building na yun is hindi siya exempt sa tax. Okay ba? Yung building na yun lang. Yung hindi niya ginagamit sa educational purposes. Yung other assets niya, exempt pa rin. So, yun yung sinasabi ng I. Okay ba?
paano kung yung hindi niya nga ginagamit sa educational purposes pero ginagamit niya naman for ancillary purposes? So example, sa isang school, merong canteen. Diba? So yung canteen na yun, yung building ng canteen na yun, exempt ba siya ng from tax? Oo. Kung siya rin yung nag-operate ng canteen na yun. Okay ba? Paano kapag pinarentahan niya sa iba yung building na yun? So, another business ang nag-operate ng canteen. So, yung building na yun is subject sa tax. Hindi siya exempted. Okay ba? So, yun yung tinutukoy ng exclusively. Okay ba? Siyempre, ganun din dito sa letter H na constitutional limitation natin. Kung hindi ginagamit sa religious, charitable, or educational purposes, yung property na yon hindi siya exempted sa real property tax. Okay ba? Pero yung other properties na ginagamit sa religious, charitable, or educational purposes, exempted sila. Yung mga hindi lang ginagamit, sila lang ang hindi exempted. So, ganun din dito. Yung mga hindi ginagamit for educational purposes, sila yung mga hindi exempt sa taxes and duties. So, sabi pa dito, proprietary educational institutions may be entitled to such exemptions. Ibig sabihin, kung for-profit entity ka, okay ba? Kung for-profit ka na educational institution, pwede ka ring ma-exempt from these similar exemptions. Okay ba? Pwede ka rin ma-exempt. Pero, syempre, subject to limitations. So, may senet ang law na limitations. So, limitations as to dividends and others. Okay ba? So, pwede kang maging exempt sa real property taxes, income taxes, and other taxes kung sumusunod ka sa senet ng law na limitations. And, lastly, yung mga transfer taxes. Okay ba? Yung mga transfer taxes ng isang non-stock, non-profit educational institution ay exempt din. Okay ba? So, exempt din siya sa transfer taxes. Donor's tax and state tax. Okay ba? Or any other way of transferring the ownership ng property. Okay ba? So, pag non-stock, non-profit ang isang educational institution, ay exempted din siya. Okay ba? Next, constitutional limitations. So, grant of tax exemption. Para maging tax exempt ang isang entity, kailangan, ulitin natin. Pag sinabing grant of tax exemption, yung mga entities na in-exempt ng law from taxes, syempre, hindi natin sila isa-subject to tax. So, yun yung tinutukoy ng grant of tax exemption. Kung meron silang exemption, hindi mo sila isa-subject sa kung saang tax man sila na-exempt. Pero, syempre, yung exemptions na yan is pwedeng i-revoke ng government. Next, power of the president to veto any appropriation, revenue, or tariff bill. So, ang president, pwede niyang i-reject ang tax law. Okay ba? Pwede niyang i-reject ang tax law. So, may power ang president to reject the enactment of a tax law. Pero syempre, kung hindi porket ni-reject ng president yan, is hindi na kaagad pwedeng ipasa ang isang tax law. Pwede pa rin. Pwedeng mabypass yung approval ng president kung ang two-thirds ng Senate and ng House of Representatives ay bineto nila yung veto ng president. Okay ba? Bineto nila yung veto ng president. Two-thirds ng House of Representatives and the Senate. Next, non-impairment of the Supreme Court jurisdiction.
kung ano ang decision ng Supreme Court, yun ay final. Okay ba? Yun ay final. Hindi yun pwedeng baguhin or hindi yun pwedeng i-void ng power of taxation. Second to the last, revenue bills shall originate exclusively from the House of Representatives. Hindi pwedeng manggaling sa judicial. Hindi pwedeng manggaling sa legislative. Okay ba? So, ang revenue, ang tax law, ay dapat nag-originate from the House of the Representatives. And lastly, prohibition against infringement of press freedom. So, sabi natin, ang tax ay may power to destroy. Hindi niya pwedeng i-implement yon or exercise yung power to destroy pagdating sa press. Kailangan mong bigyan ng kalayaan yung press na yan. Kasi pwedeng, kapag masyadong malaki yung tax na sineset mo sa isang or ini-impose mo sa isang business is nalilimitahan yan yung kanyang operation kasi bumababa yung kanyang resources. So, hindi pwedeng ma-infringe ang press freedom. Okay ba? Pero hindi ibig sabihin nun na exempt ang press. Kailangan pa rin nilang magbayad ng tax. Okay ba? Next is about the inherent limitations. Ano yung mga limitations ng taxes na hindi na kailangan sabihin ng Constitution? Una, the purpose of the tax must be public in nature. Sabi nga natin, hindi pwedeng yung purpose is for the benefit lang ng selected few. Okay ba? Dapat ang benefit is para sa buong public. Pero minsan, hindi maiiwasan, okay ba, na directly nagkakaroon ng benefit sa mga private interests. Okay lang yon as long as incidental lang siya. Okay ba? Ang hindi pwede is kung yung intentional. Okay ba? Na ang ginagawa mo is pag may tax, yun, laging ang may benefit is yung private individual na yon. So, hindi pwede yung ganun. Okay ba? So, dapat ang purpose must be public in nature. So, anong ibig sabihin ng public in nature? Example niyan is mga road constructions, mga hospitals or public hospitals, different establishments. Okay ba? Yun yung ibig sabihin ng purpose must be public in nature. Paano kapag sinabi ng mga taxpayer? Uy, bakit ako magbabayad ng tax? Eh, yung daan na pinapagawa nyo sa Mindanao eh, Tagaluson ako eh. So, wala akong benefit dyan. So, hindi yun pwedeng sabihin ng taxpayer. Okay ba? Pag sinabing public in nature, hindi naman kailangan lahat ng tao. Okay ba? So, hindi yun yung ibig sabihin ng public, hindi kailangan na lahat. Kundi, available siya na every time na kung sino yung mga pupunta doon. Example is, kung mag-travel ka papuntang Mindanao, is pwede mong i-access yung road na yun. Next, non-delegation of the legislative power to tax. Sabi natin, ang legislation lang, ang Congress lang ang pwede mag-exercise ng power to tax. Okay ba? Number 3, exemption of government entities. Siyempre, hindi mo na kailangang i-tax yung mga government entities. Diba? Kasi sila rin lang naman yung gagamit ng pondo eh. Diba? Yung government entities lang din naman yung gagamit ng pondo eh. So, magiging tawag doon, abala lang yung kapag itatax mo pa yung government, ibibigay mo lang din yung pera sa kanila para gamitin nila. Okay ba? Pero, walang sinabi ang Constitution. Okay ba? So ito, walang sinabi ang Constitution na bawal i-tax ang government entities. So kung gusto niya, pwede siyang mag-impose ng taxes pagdating sa mga government entities. Pero yun nga, baka maging abala lang. Okay ba? Pangalawa, so ang rule,
may mga entities, may mga government entities na nagpo-perform ng proprietary functions. Ibig sabihin yung mga for profit, 'di ba? So yun. So yung mga entities na nagpo-perform ng proprietary functions, hindi sila exempted sa tax. Yung mga government entities lang na nagpo-perform ng government function, sila lang yung exempted sa tax. Okay ba? So yun. Pag for proprietary functions, hindi sila exempted. Pag government functions, sila lang yung mga exempted. Pang-apat is about international committee. So pag sinabing international committee, yan yung agreement sa different states, different governments ng different nations na hindi na nila itatax. Okay ba? Hindi nila pwedeng i-subject sa tax yung different governments. Kasi nga, yun, sovereign, dahil sa concept ng sovereign equality of states, pantay-pantay lahat ng nation. Pantay-pantay lahat ng government. Hindi pwedeng singilin ng isang government ang another government. Okay ba? So, yun yung ating tinatawag na international committee. Okay ba? And lastly is about the territorial jurisdiction. So, pag sinabing territorial jurisdiction, ang pwede lang i-tax ng isang state is yung kanyang nasasakupan. Yung within the limits of its territories lang. Di ba? Pwede nyo bang i-tax yung property na nasa Amerika? Ang Pilipinas, pwede nyo bang i-tax yung property na nasa Amerika? Hindi. Hindi na yun sakop ng kanyang territory. Okay ba? And in addition pala, dito sa International Committee, another bawal i-tax ng, di ba sabi nga natin, bawal i-tax ng government ang another government. Example nun is kapag may embassy ang ibang bansa sa Pilipinas. Okay ba? Kunwari, US Embassy. So, merong US Embassy dito sa Pilipinas. Meron silang land dito. Di ba? Kasi yun, nandun nakatayo yung kanilang embassy. So, yung operations ng embassy na yon, yung properties niya, okay ba? Hindi pwedeng i-tax ng government ng Pilipinas. Kasi nga, pantay-pantay lahat ng government. So, hindi niya pwedeng singilin ng tax ang another government. Next is about the delegation of power of taxation. Sabi natin kanina, sa number 3 rule natin ng inherent limitations, na may non-delegation ang legislative. Hindi pwedeng i-delegate ng legislative ang kanyang power to tax. Pero may exception. So ano nga ba yung exception? Pwedeng mag-delegate ang legislative ng tax in 3 different instances. Una, delegation to the president. Okay ba? Pwedeng i-delegate, okay ba? Pwedeng gumawa ang law or ang president ng law regarding sa tariff rates, import and export quotas, tonnage and wharfage dues, and other within the and others within the national development program. Okay ba? So yun. So ano ba yung mga yan? Ano ba yung tariff rates, importations and exportation quotas, tonnage and wharfage dues? So yan. Yan yung tumutukoy actually sa mga paglabas and pagpasok ng goods sa bansa. So, import and export. So, alam nyo na yun. Import is pagpasok ng goods sa Pilipinas. Export is paglabas ng goods sa Pilipinas. Tonnage and wharfage dues is tungkol naman sa mga shipping taxes. Okay ba? Shipping taxes yung mga yan. So, yun. Merong power ang president na mag-set ng taxes regarding sa mga yan lang. Okay ba? Siyempre, may limits. Okay ba? So, may limits. Okay ba? Within specified time lang siya pwedeng mag-fix ng tariff rates, imports, and exports quotas, and others.
Okay ba? Next is the delegation to local government units. Sabi natin, ang state meron siyang inherent power to tax. Inherent na sa kanya yun. Hindi na ginagrant. Yun ay tumutukoy sa state. Yun ay tumutukoy sa national government. Pero ang local government, wala siyang inherent power to tax. Tandaan nyo ha. National government lang ang merong inherent power to tax. Ang local government, wala. Pero, yun nga, pwedeng i-grant ng Congress ang power to tax sa isang municipal corporation. So, pag sinabing municipal corporation, yan yung legal term natin sa mga cities, barangays, municipalities, provinces. Okay ba? So, yun. Meron sila, pwedeng i-grant ng Congress ang power to tax sa mga municipal corporations para maging source ng pondo nila. Okay ba? Kung pwedeng i-grant yun ng Congress, syempre, yung Congress, di ba? Sabi nga natin, nag-grant na ng Congress yung power to tax sa municipal corporation. Okay ba? So, pwede rin siyang mag-provide ng exemptions. Di ba? Pwede maging exempted yung mga municipal corporations or, di ba? Pwede niyang i-take back yung the power to tax. Pwede niyang alisin ang power ng municipal corporations to tax. And lastly, is delegation to administrative agencies. So, ang sabi dito, yun, dinelegate ng legislature, sabi natin by law, diba? By passing a law. So, dinelegate ng legislature sa Fiscal Incentives Review Board ang pag-review and restoration ng mga tax exemption privileges ng mga yon government-owned and controlled corporations. Okay ba? So, yun. Nagpo-provide din siya ng tax incentive sa mga government-owned and controlled corporations. So, yun yung trabaho na dinelegate. Diba? General kasi trabaho dapat ng legislature ang mag, diba? Ang mag, ang exempt ng mga taxes. Diba? Pero, dinelegate niya yan sa FIRB. Una is ito, review and restoration ng tax exemption. Ito ay tumutukoy sa whether GOCC or private entities. Okay ba? Yung pag-review and pagbalik, if ever naalis man yung tax exemption. Pero yung pag-grant ng tax exemption or other tax incentives ay sa GOCC lang. Hindi pwedeng mag-grant ang FIRB ng exemption sa mga private entities. Hanggang GOCC lang sila. Okay ba? And, pag sinabing delegation of administrative agencies, kasi pagdating sa tax, meron tayong administration ng tax eh. Di ba? Yung pag-assess, pag-collect, okay ba? Pag-assess and pag-collect, and pag-examine ng mga taxpayers, kailangan ba legislature ang gumawa nun? Pwedeng ang gumawa nun is, yan, agency. Okay ba? Administrative agency. So, pwedeng branch siya ng ating executive. Okay ba? Pwedeng gawin niya ng executive branch. Actually, ginagawa yan ng BIR. Ang pag-assess, pag-collect, and pag-examine ng taxes. So, generally, hindi siya delegation of power to tax. Okay ba? Hindi yun delegation of power to tax. Administration lang yun ng tax. So, hindi siya delegation. Next, aspects of taxation. So, ito yung mga processes pagdating sa taxation. Una is levying or imposition of tax. Pag sinabing levying or imposition of tax, ito yung pagpasa ng tax law by the legislature. Ulitin ko, sabi nga natin kanina, merong inherent power ang government to tax, tama? Pero papaano, hindi pwedeng basta-basta na lang siya maniningil. Kailangan ng tax law. Kung walang batas, bawal maningil ng tax. Diba? Kung walang batas, hindi ka pwedeng maningil ng tax. Kasi yung tax law yung naglilinaw eh. Kung magkano, papaano, or kailan. Diba? Magbabayad ng tax.
yung mga taxpayers. So yung pag sinabing legislature, yun, si Congress lang yung pwedeng mag-exercise. Pero napag-usapan na natin na pwede siyang i-delegate in 3 instances. Pangalawa, collection of tax. So, una is pag-impose, pagpasa ng tax law. Kung magkano ang babayaran. Pangalawa is collection. Okay ba? So, pag sinabing collection, yan yung enforcing the obligation on the part of taxpayer. Sisingilin na natin si taxpayer. Dito, napasa ang batas. Kung magkano, kailan, papaano, sino ang magbabayad ng tax. Pero sa collection, yun, kinokolekta na natin yung tax from the taxpayer. And part of collection, syempre, hindi pwedeng mawala yung assessment. Okay ba? So, kailangan i-determine ng government kung magkano ang babayaran. Hindi pwedeng si taxpayer lang yung magde-decide kung magkano yung babayaran niya. Hindi pwedeng siya lang yung mag-i-interpret ng tax law. Okay ba? So, function niya ng government, yung pag-assess, tama ba yung tax na binabayaran ng isang taxpayer? So, yun, yung tinatawag na assessment, na necessary yun na part ng collection stage ng taxation. Okay ba? So, yun, sabi dito, ang assessment ay in-exercise ng BIR, ng Bureau of Internal Revenue. Siya ang nag-a-assess ng taxes. So, yung levying or imposition, yan ay tinatawag na taxation. Okay ba? Ito yung taxation. Okay ba? Yung levying or imposition, yan yung tinatawag na taxation. Eh, ano naman yung tawag sa collection? Hindi ba yan taxation? Yan ang tinatawag na tax administration. Okay ba? Yan yung tinatawag na tax administration. And yung totality niyan, taxation and administration, yun yung tinatawag na taxation system. Okay ba? And yun yung aspect of taxation natin. Next. Ano naman ang ibig sabihin ng tax? Pag sinabing tax, yan yung enforced proportional contributions from persons and property levied by the lawmaking body of the state by virtue of its sovereignty for the support of the government and all public needs. So yung tax, yan yung amount na sinisingil natin sa mga mamamayan. Okay ba? So, ano nga ba yung elements ng tax? Okay ba? So, ito yung mga elements ng tax natin. Una, it is an enforced contribution. Mandatory, required. Hindi mo pwedeng sabihin, ayaw ko magbayad ng tax. Hindi pwede yon. Okay ba? Makukulong ka pag hindi ka nagbayad ng tax. Enforced contribution. Pangalawa, the tax must be payable in money. Okay ba? Hindi pwedeng property or in kind yung pangbabayad mo sa government. Oh, government, ito ang bayad ko sa tax ko, 5 baka. Hindi pwedeng ganun. Hindi yon convenient. Hindi yon hindi siya feasible. 'Di ba? Hindi siya administratively feasible in the part of the government. Okay ba? Hindi siya convenient. Kaya dapat money ang tax na babayaran natin. Pangatlo, it must be proportionate in character. So sabi nga natin, ang tax dapat is based on a person's ability to pay. Number 4, it is levied on person. So yun, person, property, or the exercise of right or privilege. So yan yung mga tinatax. Ang isang tao, yung mga ari-arian niya, or yung karapatan niya, or yung mga ginagawa niya. Panglima, the tax is levied by the state. So sabi nga natin, si government, kung sinong may jurisdiction, kung sino ang may territorial jurisdiction, siya ang pwedeng maningil ng tax sa isang sa mga mamamayan, sa mga properties nila, sa mga rights nila. Hindi pwedeng another country yung maningil ng tax nila. And sabi natin, kung state, di ba sabi natin state ang maniningil ng tax,
sinong branch ng government? So tatlo 'yun eh. Sinong branch ng government? Yung law-making body. Ang legislature, siya ang maniningil ng tax. Lastly, a tax must be levied for public purpose. Okay ba? Hindi for the benefit of private individuals, kundi para sa general public. So, yun yung elements of tax. Pero, ngayon ay pag-uusapan naman natin yung canons of a tax. Ito yung mga good quality. Diba? Paano masasabi na maganda ang isang tax? So, una, yun nga. Kapag yung tax is based on an entity's or an individual's ability to pay. Okay ba? So, dyan pumapasok yung equality and ability. Pag sinabing equality, hindi ibig sabihin na dapat pare-parehas yung tax na babayaran ng lahat ng tao. Kundi, pare-parehas yung babayaran ng mga taong may pare-parehas din na kakayanan. Okay ba? So, yun yung ibig sabihin ng equality. Pangalawa, yun. Ang tax dapat ay certain and not arbitrary. Hindi pwedeng malabo. Hindi pwedeng subject to different interpretations ang tax. Okay ba? Subject to significantly different interpretations. Dapat malinaw magkano, kailan, and paano babayaran ang tax. Kailangan malinaw. Siyempre, hindi maiiwasan. Minsan may doubt. Minsan malabo. Diba? Minsan malabo ang tax law. So, pag-uusapan natin yun mamaya. Pangatlo, ang tax must be convenient to pay in a convenient time or in a convenient manner. So, kaya nga sabi natin, ang tax dapat bayaran natin in terms of money. Kasi kapag property or in kind or services ang pagbabayad natin sa government, hindi siya convenient. Okay ba? Or hindi pwedeng kung kailan lang. Dapat mag-set ng time ang government. Na actually, ang sineset nila is April. Diba? April ang payment ng tax sa Pilipinas. Number 4, dapat ang tax is economical to collect. So, pag sinabing economical to collect, it must be cost-efficient. So, halos nabanggit na natin ito kanina. Diba? Useless ang pag-collect mo ng tax kung mas mahal yung magagastos mo. Okay ba? So, ibig sabihin, pag maniningil ka ng tax, kailangan mo ng proper ways para maging cost-efficient siya. Next, ang pag-uusapan natin is about the classification of taxes. Ano ba yung mga iba't ibang classification of taxes? Una, classification of taxes as to subject matter or object. So, meron tayong tinatawag na personal poll or capitation tax. Yan yung tax on person. Okay ba? Pag sinabing poll tax, okay ba? Yan yung tinatax ang isang tao, di ba? Regardless of his ability, basta siya ay nakatira sa isang territory. Whether citizen siya or not. Basta nakatira ka sa isang territory, yun, magbabayad ka ng poll tax. Pero sabi nga natin kanina, hindi ka pwedeng makulong kahit na hindi ka magbayad ng poll tax. So, ano bang example ng poll tax is the community tax. So, yun. Example niyan is community tax. So, yung community tax actually is yan yung sedula. Sabi nga natin, hindi ka makukulong kung hindi ka nagbayad ng tax. So, ibig sabihin, pwedeng hindi ka magbayad ng poll tax na yan. Di ba? Ng community tax na yan. Oo. Pero generally, kapag pumapasok ang isang tao sa kontrata, kailangan niyang kumuha ng sedula. So, in that cases, yun, may mga time na kailangan magbayad ng isang tao ng community tax. Pangalawa is property tax. Yan yung tax sa mga ari-arian mo. Whether property or whether real or personal property. So, pag sinabing real property, yan yung mga immovable properties, tama ba? Land, building, and improvements.
So ang example ng isang property tax ay real property tax. Pangatlo is excise tax. Tax on the enjoyment of a privilege. So yan yung tax dahil ginagawa mo ang isang bagay. So ang example noon is professional tax. Okay ba? Before ka mag-practice ng profession, kailangan mo magbayad ng professional tax. Pangalawa, as to purpose. Okay ba? So, ano ang mga classification of taxes as to purpose? Una is general or tinatawag din siyang fiscal or tinatawag din siyang revenue tax. Okay ba? Yan yung mga taxes na ang purpose nila is to raise public funds. So, ang example niyan is income tax. Okay ba? So, yung income tax, yan ay napupunta sa public funds ng government. Pangalawa is yung special or regulatory tax. Yan yung tax na ang purpose is to regulate or control. Hindi niya purpose ang to raise funds. So, secondary purpose niya na lang yung to raise funds. Ang primary purpose niya is to regulate or control. Example noon is sin tax. Diba? So, kapag bumibili ka ng mga sigarilyo, may tax ka na binabayaran doon para ano, pataas ng pataas yung tax actually doon, di ba? Para mas mapigilan yung mga tao na manigarilyo. Next is classification as to who burdens or who bears the burden. Okay ba? So, meron tayong tinatawag na direct tax. So, pag sinabing direct tax, yan yung binabayaran ng tao who bears the burden. Okay ba? Binabayaran siya ng tao na siya rin yung tawag doon, nagdadala. Siya rin yung tao na nagdadala ng impact, okay ba, ng tax. So, example is donor's tax. I-compare natin siya sa indirect tax. Pag sinabi naman na indirect tax kasi, ikaw yung taxpayer, pero pwede mong i-shift sa iba yung burden. Pwede mong i-transfer sa iba yung ano yung babayaran. Okay ba? So, example niyan is value-added tax. Meron din naman tayong classification as to the scope of tax. So, meron tayong tinatawag na national tax. Ito yung sinisingil ng national government. Example is internal revenue taxes. So, marami yun. Yung mga sinisingil ng BIR. So, mamaya pag-uusapan natin yun. Next is about municipal or local taxes. Yung taxes na sinisingil ng local government. Example is real property taxes. So, pag mapapansin nyo, nabanggit na natin kanina yung real property tax. Di ba? Doon sa, ano, as to subject. Di ba? So, itong mga taxes kasi hindi sila nakaklassify sa isang, hindi sila nag-fall under one classification lang. Okay ba? Pwede silang mag-fall under different classification. Ang importante sa different, ano to, ito, as to something, okay ba? Dito, hindi sila pwedeng mag-fall sa dalawa. Isa lang, okay ba? Okay ba? Kunwari, itong real property tax, municipal tax din siya, pero direct tax din siya. Okay ba? Okay lang yun, kasi hindi naman nasa isang, tawag doon, segment lang. Pangalawa, or yun, ay sumunod is about the classification as to determination of amount. So, meron tayong tinatawag na specific tax. Ito yung tax based on numbers, weights, or another measurement. Example is yung sin tax on cigarette. Magkano ba ang tax sa isang paka? Or isang pack or isang kaha ng sigarilyo? 35 pesos. Fix yun. Diba? Regardless sa kung anong klaseng sigarilyo yan, kung magkanong amount yan, diba? 35 pesos yung tax sa isang kaha ng sigarilyo. So, yun tinatawag na specific tax. Fixed amount yung tax. In comparison, diba? So, meron tayong tinatawag na ad valorem tax. Pag sinabing ad valorem, ang other term niya is according to value. Ibig sabihin yung tax is depende sa halaga ng property.
Okay ba? Hindi siya fixed hindi siya fixed based sa number weights or other measurements, kundi depende sa valuation ng isang property. And dyan, pumapasok yung assessment. Kailangan i-assess ng BIR kung magkano yung property na yon. Okay ba? Example is real property taxes. Next, as to graduation or rate. Diba? Gaano magkakaiba yung taxes sa different classes of persons. Una, meron tayong tinatawag na proportional tax. Lahat ng taxes ng mga tao ay pare-parehas yung percentage. So, example niyan is VAT. Okay ba? 12% ang VAT na binabayaran ng lahat ng tao. So, fix yung percentage dyan. Pangalawa is yung tinatawag na progressive or graduated tax. Pag sinabing progressive or graduated tax, pataas ng pataas yung tax rate hanggang pataas ng pataas yung tax base. Example is income tax. Hanggat tumataas ng tumataas yung income mo, tumataas din ng tumataas yung percentage at yung tax na babayaran mo. So, yun yung tinatawag na progressive tax. And lastly is about the regressive tax. Habang tumataas ng tumataas yung tax base, bumababa ng bumaba yung percentage. At yun, hindi to pwede. Sabi nga natin sa three basic principles of taxation, kailangan ng equitable or theoretical justice. Kailangan nakabase sa ability to pay ng isang individual. So, hindi pwede ito. Okay ba? Hindi yan pwede. Unjust. Okay ba? Unjust yan. Hindi yan makatarungan. Okay ba? Next, dito naman sa portion na to is i-compare natin ang tax from other fees na sinisingil natin from individuals. Una is the customs duties. So, anong pinagkaiba ng tax sa isang customs duties? Pag sinabing tax, yan ay imposed on persons, properties, rights, and privileges. Pag sinabing customs duties, yan ay taxes imposed on imported or exported goods. Ibig sabihin, ang customs duties ay isang klase lang ng tax. Mas malawak ang tax kesa sa customs duties. Next is about license fees. Okay ba? Anong pinagkaiba ng license fees sa tax? Una, ang tax is imposed by virtue of power of taxation. Samantalang ang license fees ay imposed by virtue of police power. So, yun yung una nilang pagkaiba. Pangalawa, ang tax is for revenue, ang license fees is for regulations. Ang tax generally has no limit, pero ang license fees, kasi nga dahil police power yan, limited to the expenses incurred by the government. Ang tax ay ini-impose lang sa persons, properties, rights, and privileges. Pero ang license fees, ini-impose lang siya sa privileges. And lastly, na difference nila, ang tax, di ba? Ang failure to pay tax does not make the act or the business illegal. Kung hindi ka nagbayad ng tax, hindi ibig sabihin na illegal na yung ginagawa mo. Pero kung hindi ka nagbayad ng license, illegal na yung ginagawa mo. Okay ba? Next, i-compare naman natin ang tax sa special assessment. So, ano ang ibig sabihin ng special assessment? Pag sinabing special assessment, yan ay enforced contributions from owners of land for special benefits from public improvements. So, pag sinabing special assessment, yan ay sinisingil or ini-impose lang dahil sa land. Hindi tulad ng taxes, di ba? Ang special assessment, sa land lang. So, ang taxes ay sinisingil based on necessity and benefits. Diba? Kasi dahil kailangan ng pondo, kaya maniningil kami ng tax.
Pero pag sinabing special assessment, dahil sa benefit, oh, pinataas namin yung kalsada, so hindi na bahain dyan sa lugar nyo. Kaya maniningil kami ng tawag doon, special assessment. Or another example is, nagpatayo kami ng plaza malapit sa lugar nyo, kaya tataas yung value ng lupa nyo. So maniningil kami ng special assessment. So yun, dahil may benefit na natanggap dahil sa public improvements, kaya maniningil ng special assessment. And another difference nila, ang tax is on general application. Ibig sabihin, applicable yan sa lahat ng properties kung saan man yan nakalagay, basta within the territorial jurisdiction of the state. Pero pag sinabing special assessment, applicable lang siya kung saan nangyari. Di ba? Kung saan nangyari yung public improvements na yun. So, ang tax is a personal liability of the person assessed. Ibig sabihin, kung sino yung ina-assess, siya yung mababayad dapat ng tax. Pero yung special assessment, hindi yun personal liability. It is levied on the land. Ibig sabihin, kahit ibang tao yung mabayad nun, okay lang. Ibig sabihin din, kahit na mag-iba na yung owner. Diba? Kahit na mag-iba na yung owner. Ang sisigilin ba is yung dating owner o yung bagong owner? Yung bagong owner kasi ang nililibay dyan is yung land, hindi yung dati na may-ari. Next is toll. Ano ang pinagkaiba ng tax sa toll? So pag sinabing toll, it is a sum of money for the use of something. Dahil ginagamit mo ang property, okay ba, ng isang government or ng isang private entity, kailangan kang magbayad. So, anong mga differences nila? Ang tax is a demand of the government, of the sovereignty. Pero ang toll is a demand of proprietorship. Diba? Sinisingil ka niya dahil yan ay pagmamay-ari ng ibang tao. Pangalawa, tax is paid for the support of the state. Yan, para masuporta natin ang government, kaya nagbabayad tayo ng tax. Pero ang toll is paid dahil ginamit mo yung property ng ibang tao. Next, tax is imposed only by state. So government lang pwedeng mangolekta ng tax. Pero ang toll, pwede siyang imposed ng private entities. Example is ang NLEX. So ang NLEX ay isang private entity. Hindi siya government. Pero kapag dumadaan kayo doon, diba, to access their roads, so magbabayad kayo ng toll fees. And last difference is yon, pag sinabing tax, it generally has no limit, kahit magkano pwede, diba? Pero subject to constitutional and inherent limitations. Pero ang toll, normally ang amount niya is depende sa cost, para ma-recover yung cost ng construction ng property na yon, and magpapatong sila ng konting revenue. Okay ba? Nakadepende yun sa cost. Next, ano ang pagkakaiba ng tax sa isang debt? So, pag sinabing tax, it is created by laws. Pero pag sinabing debt, it arises from contract. Okay ba? So, yan ay based on contract. Tax cannot generally be assigned. Pwede bang ibang tao na lang yung magbayad ng tax ko? Kasi may utang siya sa akin eh. Hindi pwedeng ganon. Hindi natin pwedeng sabihin yun pagdating sa tax. Pero pagdating sa debt, pwede. Pwede bang siya na lang yung magbayad ng utang ka sa'yo kasi may utang din siya sa akin? Pwede. Assignable ang isang debt. Tax generally is payable only in money. Diba? Para convenient, money lang yung pambabayad ng tax. Pero sa debt, pwede siyang bayaran in kind, pwedeng services or pwedeng non-cash assets. Sumunod is a tax cannot be subject to offset or compensation. Okay ba? Pero ang debt, pwede siyang maging subject of offset or compensation. So ano ba example nun? Pagdating sa debt,
uy, may utang ka sa akin, may utang din ako sa iyo. Offset na lang natin ha, yung utang natin. So hindi na tayo magbabayaran. So yun yung sinasabi ng offset, okay ba? Or set off or compensation. So hindi pwedeng yung rule na yun pagdating sa tax. Example, pag nagkakaroon ng kasuhan, di ba? Nagkakaroon ng taxpayer suit. Kinakasuhan ng taxpayer yung government. Uy, ba't sobra-sobra yung sinisingil mo sa akin? Di ba? So yun, nag-demand siya na bawasan yung tax. Okay ba? So, pwede bang sabihin niya, oh, offset mo na lang yung ano ha, yung sobrang binayaran ko na tax doon sa babayaran ko ngayon. Hindi yun pwede. Okay ba? Hindi yun pwede pagdating sa tax. Next, failure to pay may result to imprisonment. So, pagdating sa tax, pag hindi ka nagbayad, pwede kang makulong. Except for tax, hindi ka pwedeng makulong kahit na hindi ka nagbayad. Pero, pagdating sa debt, yun, hindi ka pwedeng makulong for non-payment of debt. Okay ba? So, ano lang pwede lang gawin? Pwede lang kunin yung mga ari-arian mo. Di ba? Through the power of the court. Pero hindi ka nila pwedeng ikulong. Lastly, na difference nila is that the tax cannot bear an interest except when delinquent. So, pag sinabing delinquent is yung mga taxes na past due na. Kung kailan man yung ano, kung kailan ba dapat bayaran yung tax tapos di mo pa nabayaran, yun, delinquent na siya. So, hindi siya magbibear ng interest unless delinquent na siya. Hindi tulad ng debt. Pwedeng magbear ng interest kung stipulated or when there is default. Kung hindi pa nakapagbayad si debtor, pwedeng magpatong ng interest. And lastly is about penalty. So ano ang pinagkaiba ng tax sa penalty? Pag sinabing penalty, it is imposed as punishment for violation of law or for acts deemed injurious. Diba? Dahil may nilabag kang batas or dahil masama yung ginagawa mo. Diba? Magbabayad ka ng penalty. So ang difference nila is the tax, ang purpose niya is to generate revenue. Ang penalty naman is to regulate conduct para sumunod yung mga tao. Pangalawa, ang penalty is imposed only by state. Pero ang, hindi, joke lang, mali. Ang tax is imposed only by the state. Pero ang penalty, pwede siyang i-impose ng private entities. Example is yun, pagdating nga sa mga debt, di ba? Pwede silang magdagdag ng penalty in addition sa interest kung di ka pa nakapagbayad. Or kapag dating sa transaction, kapag nagkaroon ng damages, di ba? Sa isang contract, so pwede kang magbayad ng penalty. Next is double taxation. So ano nga ba ang concept ng double taxation? Pag sinabing double taxation, so meron yung ano, meron tayong dalawang interpretation yan, in a strict sense and in general sense. So, pupunta tayo sa in a strict sense. So, pag sinabing in a strict sense, it means it pertains to direct double taxation. So, pag sinabing direct double taxation, tinatax mo ang same subject or object ng same taxing authority, ng same jurisdiction or same government, ng same purpose and same taxing period. Okay ba? So, yun yung sinasabi ng direct double taxation. Diba? Parehas lahat. Generally, hindi yan pupwede. Unjust. Hindi makatarungan. Bakit nyo ko sisingilin ng doble? Diba? So, hindi na makatarungan ang direct double taxation. Although, hindi yan pinoprohibit ng constitution natin. Okay ba? Hindi yan pinoprohibit ng constitution natin. Pero, it is not favored and may be a violation of equal protection of laws. Diba? Hindi na yun, ano, depende sa ability to pay. Diba? Dalawang beses mo siyang tinatax eh. Diba? So, pero syempre, may criteria yun. Dapat, same yan lahat.
same ang subject, same ang taxing authority, same ang jurisdiction, same ang purpose, and same taxing period. Kung ang naniningil is national government and local government, pwede mo bang sabihin, uy, double taxation na yan. Hindi na po pwede yan. Sinisingil ako ng national government, sinisingil ako ng local government, double taxation na yan. Hindi yun double taxation. Okay ba? Yun yung pangalawa, indirect double taxation. And yun ay allowable. Okay ba? Yun ay allowable. Example is about the double taxation of the corporations. Tinatax na yung income ng corporations, tinatax pa yung dividends na napupunta sa mga shareholders. So, parang dalawang beses tinatax yung shareholders, pero hindi. Diba? Kasi ang subject ng unang tax is the corporation, yung subject ng pangalawang tax is the shareholder. So, magkaiba sila ng subject. Okay ba? Next is the situs of taxation. Ano ba ang ibig sabihin ng situs of taxation? Yan ay tumutukoy. So, ang literal meaning actually ng situs is place. Okay ba? Place of taxation. So, pag sinabing situs of taxation, sinong state, sinong bansa, sinong government ang pwedeng mag-impose ng tax? So, depende yan. Una, tax on person or poll tax. Kung saan ka resident, whether citizen or not, doon ka dapat magbayad ng poll tax or ng community tax. Okay ba? So, yun yung una. Tax on person depende sa residence ng isang person na yun. Pangalawa, is real property or real and tangible personal property. Paano yung ano? Sino ang dapat mag-tax ng real or ng isang tangible personal property? Depende sa location ng property. Example, di ba? So, sa Pilipinas, nasa Pilipinas tayo, and si, sabihin na natin, na si Pedro, na isang Pilipino, nakatira siya sa Pilipinas, siya ay Filipino citizen, okay ba? And nasa Pilipinas yung kanyang domicile, okay ba? Pero meron siyang property sa US, di ba? Ang Pilipinas ba, pwede niya bang isubject to tax yung property ni Pedro na nasa US? Ang sagot ay hindi. Dahil ang location ng property ay nasa US, US government dapat ang mag-impose ng tax sa property na yun. Ganun din sa mga tangible personal property. Mga movable properties. Okay ba? Example is yung mga sasakyan, yung mga ganun. Paano naman pero kapag intangible personal property? Pag intangible personal property, ang pwedeng mag-tax nun ay kung saan yung domicile of the owner ng intangible property. Anong ibig sabihin ng domicile? Okay ba? Pag sinabing domicile, yan yung permanent home ng owner. So, ang isang tao kasi pwedeng marami siyang residences. Or resident, tama. Pwede siyang maraming residences, marami siyang bahay. Or palipat-lipat siya ng residences. Pero iisa lang yung kanyang domicile. Iisa lang yung kanyang permanent home. Okay ba? Kung saan man yung permanent home ng owner na yon, yung state kung saan yung domicile ng owner na yon, yun yung pwedeng mag-impose ng tax sa intangible personal property. And lastly is about income. Sino ang pwedeng mag-tax sa income ng isang tao? Meron tayong tatlong theories pagdating sa situs ng income taxation. Una is yung tinatawag na source law. Kung saan na-derive yung tax, doon dapat magbayad yung taxpayer. Sa state kung saan nangyari, kung sino ang may territory, okay ba? Kung sino ang may territorial jurisdiction sa kung saan nangyari man yung income na yon, doon dapat magbayad ng tax ang isang taxpayer. So, yun yung unang theory, si source law. Pangalawa
is the nationality theory. Diba? Uy, Pilipino yan. Kahit nasa US niya ginawa yung transaction na yan, Pilipino yan. So, yung pangalawang theory is about the citizenship. Kung ano ang citizenship ng taxpayer, doon siya dapat magbayad. Pangatlong theory is the domiciliary theory. Kung saan yung domicile ng owner na yon, doon siya dapat magbayad. So, tatlo yung cases. Diba? So, tatlo yung theory. Diba? Tatlo, ibig sabihin din, tatlo yung pwedeng maningil ng taxes natin. So, minsan, nagkakaroon ng multiplicity of situs. Okay ba? Multiplicity of situs. Baka marami yung entity or maraming state ang mag-claim sa atin ng tax. So, anong pwedeng gawin pag nagkakaroon ng multiplicity of situs? Para ano naman, mabawasan yung burden ni taxpayer? Grabe naman. Maraming bansa ang naniningil sa akin. Diba? Wala na akong pera. Okay ba? So, yan. So, actually, ang main basis natin sa taxation is yung source law kung saan na-derive. Okay ba? Yan yung main basis natin, yung source law kung saan na-derive yung income na yun. Pero syempre, minsan nag-a-apply yan. Kaya, paano kapag merong multiplicity of status, ano ang pwedeng gawin ng government? Una, is yung pag-acknowledge. Okay ba? Or, yun, pag-deduct ng tax credit. O sige, dahil nagbayad ka na ng ganitong tax sa bansa na yan, ibabawas ko yan sa tax due mo. Okay ba? So, yan yung tinatawag na tax credit. Diba? Ike-credit or i-acknowledge ng isang state yung tax na binayar mo sa another state. Okay ba? Pangalawa is yung sa treaty. Ang pagkakaroon ng treaty ng different states. O kapag may mga Pilipinong nagtatrabaho dyan, huwag mo na silang i-tax, ha? Itatax ko na sila. Yung mga Amerikano na nagtatrabaho din dito, di ko na rin i-tax. Ikaw na bahala mag-tax. So, depende sa agreement ng countries. Yan yung mga remedies na pwedeng gawin ng government kung, diba, nakakaroon ng multiplicity of situs. Nahihirapan na masyado yung taxpayer kasi ang dami-dami ng state ang naniningil sa kanya. Next is about the forms of escape from taxation. So, pwede ba nating maiwasan or matakbuhan or mabawasan or ma-eliminate ang taxation? So, pwede. Meron tayong forms of escape from taxation. Unang-una dyan is yung tinatawag na shifting. Ito ay applicable lang sa indirect taxes natin. Okay ba? Ito ay applicable lang sa mga indirect taxes natin tulad ng VAT. Okay ba? So, pag sinabing shifting, tinatransfer natin yung burden of tax by the statutory taxpayer to another. Diba? Although si taxpayer ang nagbabayad, yung pinambayad niya sa tax na yun ay nanggaling sa ibang tao. So, pagdating sa shifting, dito pag-aaralan natin yung pinagkaiba ng impact of taxation and incidence of taxation. So, pag sinabing impact of taxation, yun yung point of imposition. So, dito sa example natin, si statutory taxpayer, yung sinisingil ng government ng tax, di ba? Nasa kanya yung impact of taxation kasi siya ang magbabayad ng tax sa government. Pag sinabi naman na incidence of taxation is the point on which the burden falls. Sabi nga natin sa shifting, si taxpayer ang mabayad sa government pero yung pinangbayad niya is siningil niya rin sa iba. So, nasa other party yung incidence of taxation. Okay ba? Yung impact ay na kay statutory taxpayer pero yung incidence ay nasa another individual. Okay ba? So, ganun yung kwento pagdating sa shifting. Hindi nasa isang tao ang impact and incidence. Hinihiwalay nila. Capitalization. So, pag sinabi naman na capitalization,
Ito na yung ano, ibebenta mo na yung property mo. Diba? Ibebenta mo na yung property mo. Pero, babawasan mo yung selling price kapag binenta mo na yung property mo kasi i-shoulder naman ni buyer yung future taxes. Okay ba? So, ganun yung nangyari. Babawasan mo yung selling price para mabawasan yung tax. Pero i-shoulder ni future buyer yung future, yung taxes sa real property habang hindi niya pa nabibili. Okay ba? Habang hindi niya pa nabibili yung taxes na sa future na hanggang hindi niya pa nabibili, ibabawas yun or babayaran ni buyer. So, in the end, halos wala lang ding ano, nababayaran. Wala lang rin nangyayaring ano. Wala lang rin masyadong naging effect yung tax na yon kay present owner. Diba? Kasi yung burden is napupunta doon kay future buyer. Next is the transformation. So, pag sinabing transformation, yun, nag-impose ng tax ang government sa product na binibenta ng isang entity, di ba? Pero, kung ibebenta niya yun sa mga tao, di ba, hindi niya i-increase yung selling price kahit na nag-impose ng tax ang government. So, ano ang gagawin na lang ng isang entity? Ang gagawin niya is i-recover niya yung tax through yon more efficient production. Gagawin niyang mas efficient yung production niya para bumaba yung cost of production niya ng inventory niya. Okay ba? So in the end, di ba, hindi masyadong maapektuhan ng tax niyon yung kanyang operations. Kasi nga hindi magbabago yung selling price tapos bababaan niya yung cost. So magiging parehas pa rin yung income ni taxpayer. Next is about tax evasion. Ito. Itong tax evasion ay tinatawag din siyang tax dodging. Okay ba? Ito ay fraudulent, illegal, intentional means of reducing taxes. Okay ba? Ginagawa ni taxpayer na binababaan niya yung tax na babayaran niya, although alam niya na mas mataas dapat yung kailangan niyang bayaran. Ang tawag doon is tax evasion. Okay ba? And yan ay punishable by law. Hindi yan pupwede. Next is tax avoidance. So, pag sinabi naman na tax avoidance, tinatawag din yang tax minimization. So, dito, ginagawa mo yung mga legally permissible means of reducing tax dues. So, paano mo yan ginagawa? So, kapag kabisado mo yung tax do, pwede kang mag-apply ng mga alternative rates na mas mababa, diba? Or other methods ng computation ng tax due para mampababa ang iyong tax na babayaran. Pero hindi ka gumawa ng illegal act kasi within the ano naman yun, yung mga acceptable methods naman yung i-apply mo dyan na procedure. Okay ba? So normally yan yung ginagawa ng mga ano ng mga professionals na hinahire na mag-compute ng tax avoidance. Minimize nila yung tax. And lastly is the tax exemption. So pag sinabing tax exemption, yan ay grant of immunity from a tax. So wala ka talagang tax na babayaran. Okay ba? Or exempted ka sa isang tax based sa yun, ginrant ng law. So, pagdating dyan, bakit nga ba nagkakaroon ng tax exemption? Una is based on contract, tulad ng example natin. Ang example natin kanina is, sabi ng government, mag-operate ka sa bansa ko, tapos exempted ka sa tax. So, yun ay based on contract. Pangalawa is based on some ground of public policy. Sabi nga natin, para ma-improve yung mga malnourished industries, di ba? Yung mga dying industries. Okay ba? Minsan binibigyan natin sila ng mga tax exemption para mas yon, hindi sila mahirapan and ma-develop yung mga industries na yon. And lastly, based on grounds of reciprocity. Merong treaties, di ba? Sa different nations kaya yon. Oh, i-exempt ko na yung
embassy mo dito sa bansa namin, hindi ko na sila itatax. Diba? Ganun din sa iyo dapat, hindi mo rin kami tax. So, ganun yung based on grounds of reciprocity. Next is, pag-uusapan natin ang tungkol sa amnesty and condonation. Minsan kasi is napagbabalik-baliktad nila ang amnesty, condonation, and exemption. Pero magkakaiba yung mga yon. Okay ba? Unahin natin sa tax amnesty. Pag sinabing tax amnesty, yan ay general pardon to impose penalties on tax evasion or violation of tax law. So pag sinabing tax amnesty, yan, papatawarin ka ng government. Dahil yon, meron kang ginawang dapat, normally is punishable by law, pero papatawarin ka. Kasi sasabihin mo, oh, magbabago na ako. So bibigyan ka pa ng another chance. Okay ba? Tax amnesty yung tawag na yon. Next is tax condonation or tax remission. Yan yung act by the state to desist or refrain from exaction as well as to restore what has already been taken. So, hindi ka na makapagbayad. Hindi mo pa nababayaran yung tax liability mo. Sabi ng government, hindi, huwag ka nang magbayad. Okay ba? So, yun yung tinatawag na tax condonation. And by itself, in its nature, okay ba? Yan ay isang klase din ng tax exemption. Para mas maintindihan, i-compare natin yung tatlo. Pag sinabing tax amnesty, yan ay immunity from criminal and tax liability, di ba? So nagkaroon ng tax evasion, dapat may penalty niyan, dapat punishable by law na yan. Pero pag nagkaroon ng tax amnesty, mawawala na yung criminal and tax liability mo. Pag sinabi naman na tax exemption, yan ay immunity from tax lang. Okay ba? Hindi mawawala yung criminal liability mo if meron. Okay ba? So, hindi niya sakop yung immunity pagdating sa criminal liability. And pagdating naman sa tax condonation, so ano ang pinagkaiba ng tax condonation sa tax exemption? Yung tax exemption kasi umpisa pa lang, di ba? Meron ng law, matagal na meron ng law na exempted ka. Pero sa tax condonation, una, subjected to tax ka, so nagkaroon ka muna ng tax liability. Pero after noon, nagbago yung isip ng government, ginawa kanyang exempted from tax. So ang tawag doon is tax condonation. Next, tax amnesty, tax condonation, and tax exemption, actually dito pare-pares na sila. Sila ay never favored. Ibig sabihin, pag silent, hindi mo pwedeng i-assume na exempt ka sa tax. O hindi mo pwedeng i-assume na meron kang tax amnesty. Hindi yan, di ba, fini-favor ng government. Okay ba? Kasi mababawasan yung sisingilin nila eh. Di ba? So, in connection doon, so parehas ulit silang tatlo, ang tax amnesty, tax condonation, and tax exemption ay strictly against the taxpayer. Okay ba? Ibig sabihin, kung ikaw ay exempted sa tax, kailangan patunayan mo. Okay ba? Kailangan ikaw yung mag-initiate. Okay ba? Patunayan mo na exempted ka sa tax. Nasa sa'yo as taxpayer yung burden na patunayan iyon. Okay ba? Hindi yon nasa burden ng government. Okay ba? And ganun din, liberally in favor. So, strictly against taxpayer and liberally in favor of the government. So, ganun, pare-pares na silang tatlo sa mga cases na yon. Next, about construction of laws. So, ano ba yung nature? Ano ba yung mga nature, interpretations, and applications ng tax law? Una, revenue are not political in nature. Anong ibig sabihin ng revenue are not political in nature? Yung tax ay hindi yan applicable sa mismong government lang na nag-ooperate or nag-i-exist ngayon. Okay ba? Ibig sabihin, paano kapag sinakop tayo ng ibang bansa? Mawawala ba yung power to tax? Hindi. Nandyan pa rin yung power to tax. Kahit na inoccupy tayo ng enemy country, nandyan pa rin yung power to tax. Kahit na nawala na yung government,
nandyan pa rin yung power to tax. Okay ba? So, yun yung tinatawag na revenue are not political in nature. Pangalawa, revenue or tax is not tax is not penal. Okay ba? It is not penal in nature. It is civil in nature. Ibig sabihin, hindi ka nagbabayad ng tax dahil may punishment ka. Hindi yun ganun. Nagbabayad ka ng tax kasi kailangan nating suportahan ang government. Hindi dahil kailangan or hindi dahil punishment iyon. Okay ba? Kundi dahil kailangan nating suportahan ang government. Pangatlo, legislative intent must be considered. So, pagdating sa tax law, kailangan nating i-consider ano ba yung intention ng legislation pagdating sa pagpapasa ng tax na yun. Kailangan natin siyang i-interpret if ever hindi man siya malinaw. Diba? Kung malinaw, walang problema. Diba? Kung clear yung legislative intent, walang problema. Pero paano kapag hindi malinaw? Kailangan siyang i-interpret. And normally, ang gumagawa nun, una, nagkakaroon ng revenue regulation ang Department of Finance. Meron din tayong BIR rulings na mas detailed. Pero if ever nagkaroon ng taxpayer suit, ang final judgment ay nasa Supreme Court. Pang-apat, so ito. If ever merong doubt sa tax statutes, anong ibig sabihin nun? Hindi sigurado or hindi malinaw kung subject ka ba sa tax. Hindi malinaw kung subject ba ang isang individual or isang property or isang right or privilege sa tax. Diba? Kung meron doubt sa tax, it must be construed strictly against the government. Kung hindi malinaw kung subject ka ba sa tax, ibig sabihin, hindi ka, ang assumption nun is hindi ka subject sa tax. Okay ba? Ibig sabihin, kailangan patunayan ng government na subject ko sa tax. Diba? Pero pag silent, ang ibig sabihin nun, hindi ka subject to tax. Kapag may doubt, it must be construed strictly against the government. It must be in favor of the taxpayer. Kung hindi malinaw ko, itatax ka, ibig sabihin, hindi ka kasama sa tax. Panglima, tax exemptions are to be construed strictly against taxpayer. So, ganito rin. Paano kung hindi malinaw kung kasama ka ba sa tax exemption? Or kung may tax exemption ka ba? Hindi malinaw kung may tax exemption ba si taxpayer. So, ang interpretation pagka ganun is in favor of the government. Hindi ka ibig sabihin kasama sa tax exemption. Ibig sabihin, subject ka sa tax. Unless, yun nga, ikaw, nasa iyo yung burden. Kailangan mong patunayan na tax exempt ka. Yun yung ibig sabihin ng construed strictly against the taxpayer. And, tax laws is generally prospective in operation. Ibig sabihin, pag may tax law, retroactive ba yan? Mag-take effect ba yan sa mga prior years? Generally, hindi. Okay ba? Generally, current and future periods lang. Di ba? Pero, pwede. Pwede. Pwede bang maging retroactive ang isang tax law? Pwede. Di ba? Pero, syempre, kailangan i-consider na dapat hindi yan unjust. Dapat makatarungan yung ginagawa ng retroactive application ng tax law na yan. And lastly, tax laws are special laws. Anong ibig sabihin ng tax laws are special laws? Dahil special law ang tax law, it prevails over general laws. Okay ba? It prevails over general laws. Next, so ito yung kanina ko pang binabanggit. Ano ba ang ibig sabihin ng taxpayer's suit? Pag sinabing taxpayer's suit, yan yung right ng isang taxpayer to right, to question the validity of tax measures or illegal expenditure of public money in the proper. So ang sinasabi nun, di ba? Pwede kang magsampa ng kaso. Huy, mali yung tax na sinisingil niyo sa akin, sobra-sobra. Or, huy, hindi nyo ginagamit
sa public money yung pera binubulsa nyo, kinukurakot nyo yung pera. So yun, may karapatan ang taxpayer na kasuhan ang government. Okay ba? Pero syempre, kailangan niyang dalhin yun sa proper court. Okay ba? Hindi pwedeng siya lang yung magde-decide. Ba? Hindi pwedeng kung ano yung paniniwala niya is yun na yun. Okay ba? So ibig sabihin nun, yun, kahit na naniniwala siya na ano, or hang na hindi tama yung tax na sinisingil sa kanya or hindi ginagamit sa public money o hindi ginagamit sa public purposes yung money na yon, hindi ibig sabihin ay hindi na siya magbabayad ng tax, di ba? Kailangan hintayin niya muna yung ano, kailangan hintayin niya muna yung judgment ng korte. Pero habang wala pang judgment ng korte, kailangan magbayad siya ng tax. Hindi siya exempted. Okay ba? Kasi if ever, kung in-exempt siya, kung ititigil yung pagkolekta ng tax dahil mali yung sinisingil or ginagamit sa illegal expenditures, yung pera na yun, di ba? Kung tinigil yung ano, kung tinigil yung collection ng tax, di ba? Mapaparalyze ang government. Hindi niya na matutuloy yung kanyang government functions. Next, sources of tax law. So, ano ba yung mga sources ng tax laws natin ngayon? Una is the Constitution. Okay ba? Pangalawa, statutory enactments such as National Internal Revenue Code, Customs Modernization and Tariff Act, and local government. So, yan yung mga ano, mga tax laws na naipasa. Pangatlo is the executive order ng president or local tax ordinances. Okay ba? Executive order ng president and ano, mga ordinances ng different municipalities. Next is tax treaties and international agreement. So yung mga agreement ng different nations. So nagiging sources din sila ng tax laws. Panglima is the judicial decisions of the Supreme Court or Court of Tax Appeals. Yung mga decisions nila. Although yung ano, itong Court of Tax Appeals, yung kanilang decision is hindi pa final. Pwede ka pang mag-submit ng petition. So, itong decision ng Court of ng Supreme Court, yan na yung final. Pang-anim is the rules and regulations. So, dyan pumapasok yung BIR rulings, yung detailed interpretations ng tax law, and yung revenue regulations ng Department of Finance na pinirmahan ng Secretary of Finance. And lastly, ano nga ba ang mga taxes sa Pilipinas? Okay ba? Una, yung mga taxes imposed under National Internal Revenue Code. So, nandiyan ang community or income tax, transfer taxes, percentage taxes, excise taxes, and documentary stamp tax. Meron din tayo mga local or municipal taxes. Normally, nandyan yung ating real property taxes and community taxes and others. And so, meron tayong tariff and custom duties and taxes and tax incentives under special law. At doon nagtatapos yung mahabang discussion natin about the general principles of taxation. Sana naintindihan nyo yun. Okay ba? And sana mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel and huwag nyong kalimutang mag-like ng aming mga videos. So,